Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Mahal kong mga kababayan at mga kaibigan, ito po si Cory Aquino. Ako po at ang aking katikit na si Doy Laurel ay pansamantalang namamahinga mula sa aming sunod-sunod na mga biyahe at pangangampanya upang kayo ay aming makausap sa pamamagitan ng cassette tape na ito. Gustuhin man namin ni Doy na magsalita sa radyo at sa telebisyon, hindi po namin kayang tustusan ito. At kung kami ay mayroong kaunting itutustos, kami naman ay pinagkakaitan ng pagkakataong bumili ng oras sa radyo at telebisyon. Dahil po dito, kami ay nakikiusap na sa pamamagitan ng cassette tape na ito, sana'y mapagbigyan ninyo kami ng ilang mahalagang mga minuto upang kami ay makapaglahad ng aming mga mensahe na nauukol sa halalan sa Pebrero 7. Mga kababayan, ating pakinggan ang tinig ng susunod na pangalawang pangulo ng Pilipinas, ang dating Senador Salvador Doy Laurel. Sa darating na halalan, may mga mahalagang katanungan na dapat sagutin ng bawat isa sa atin bago pumasok sa presinto para bumoto. Una, bumuti ba ang ating katayuan sa buhay sa loob ng 20 taon sa ilalim ng panunungkulan ni Ginoong Marcos? Kaya ba ng ating kinikita ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin? Sapat ba sa pagod at hirap ng ating dinadanas ang kaunting kinikita natin sa ating hanap buhay? Pangalawa, tayo ba ay natutuwa sa ating mga nakikita araw-araw? Ang patayan at himagsikan sa Mindanao, sa Negros, sa Samar, sa Kabikulan, sa Quezon at sa Ilocos? Mga Pilipinong pinapatay at pumapatay ng kapwa Pilipino. Dahilan lamang sa karahasan na inihasik upang manatili sa kapangyarihan ang isang diktadura. Ibig ba nating magpatuloy ang ganitong karahasan, ang pagdanak ng dugo ng kapwa natin Pilipino? Pangatlo, hindi ba tayo nasusuklam sa katakot-takot na pagnanakaw at pangungurakot ng mga namumuno sa ating pamahalaan? Hindi ba kayo tututol sa patuloy na pagwawaldas ng kabanambayan? Sa hirap at pawis ng mga nagsisikap maghanap buhay, samantalang patuloy ang pagtaas ng buwis na hindi na kayang bayaran ng ating mga kababayan? Sila itong naglalabas at nagtatago ng ating yaman sa ibang bansa, bumibili ng bilyong-bilyong dolyar ng mga gusali, lupa, palasyo, alahas sa Amerika at sa Europa, habang katakot-takot na Pilipino ang namamatay sa gutom, habang ang kinabukasan ng ating mga anak ay nakasangla sa laki ng utang ng gobyerno ni Marcos. Pangapat, may maganda pa kayang kinabukasan ang ating bayan, 10 ng ating mga anak, kung magpapatuloy ang ganitong pamamahala ng diktadura ni Marcos. Bayang Pilipino, noong 1972, Setyembre 21, noong idineklara ni Marcos ang batas militar, sinabi niya na yun daw ay pansamantalang pagtatanggal lamang ng ating mga karapatan upang guminhawa at umunlad ang ating bayan. Subalit ngayon, higit na 13 taon na ang nakararaan, ang Pilipino ay salat sa katarungan, salat sa karapatan, salat sa kalayaan. Mistulang alipin ng ilang malakas ang kapit sa mga nasa kapangyarihan. Ngunit, lalong masakit ay salat pa rin ang Pilipino sa hanap buhay, salat sa kinikita, salat sa pagkain, at parang wala ng pag-asang makaahon sa kanyang pagdudusa. Ibibigay ba nating muli
ang kapangyarihan kay Marcos, sampu ng kanyang mga kasama sa Pebrero 7? O babawiin ba natin? Bayan, kayo ang magdidesisyon. Samantala, dapat din ninyong malaman kung ano naman ang gagawin ni Cory Aquino at ni Doy Laurel kung sila ay mahalal ng bayan sa Pebrero 7. Unang-una, ibabalik namin ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan sa pamamagitan ng isang lideratong makadiyos, makatao at makabayan. Isang lideratong paniniwalaan sapagkat malinis at marangal. Sapagkat maglilingkod ng puspusan, wagas at dalisay sa ating bayan. Pangalawa, gagawin namin ang lahat naming makakaya upang tumahimik ang ating bansa, upang mapatigil ang patayan at karahasang umiiral sa iba't ibang lugar sa buong kapuluan. Yayakagin natin ang ating mga kapatid na sa kasalukuyan ay nag-aalsa na at namumundok na at nakikipagpatayan na. Yayakagin natin silang sumama sa bagong liderato upang may taguyod ang isang lipunang tunay na makatarungan. Pangatlo, gagawa tayo ng isang bagong saligang batas. We will write a new constitution that will reflect the true aspirations of our people and replace the present constitution, which reflects only the wishes of one man and one family. This new constitution will be the foundation of a truly just society. Isang lipunang magbibigay ng dangal sa pinakamahirap na Pilipino at siyang magiging batayan ng isang malinis at marangal na pamahalaan. Pang-apat, kinakailangang balikatin natin sama-sama at kapit-bisig ang kasalukuyang economic crisis na ipamamana sa atin ng diktadura ni Marcos. Kinakailangang bigyan ng katarungang panglipunan ang napakarami nating kababayang naghihirap samantalang nagpapasasa ang ilang taong malakas ang kapit sa Malacañang. Ang Pilipinas ay may sapat na yaman at ang Pilipino'y marunong magsumikap. Sa ilalim ng isang tapat na liderato na hindi sakim, kaya ng Pilipinong ibangon at pasulungin ang ekonomiya ng bayan. Kami ni Cory Aquino ay nangangako ng isang pamahalaang hindi gagasta ng hindi kailangan. Isang pamahalaang hindi magpapakungwari at hindi magmamalabis. Isang pamahalaang hindi uutang ng hindi kayang bayaran. Isang pamahalaang hindi dadagukan ang mga mamamayan ng katakot-takot na buwis. Isang pamahalaang tapat, malinis at may takot sa puong may kapal. At parating nagmamalasakit sa mga maliliit na nakararami sapagkat sila naman ang tunay na makapangyarihan.